lumabas sa kalsada at nagsagawa ng campaign caravan sa iba't ibang malalaking syudad dito sa Canada ang mga taga-suporta ng tambalang Leni Robredo at Kiko Pangilinan. Naniniwala silang marami ang tahimik lamang pero suportado ang kanilang mga kandidato. Narito ang report ni Teresa Redula. Sigaw po tayo! Leni! 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 Naggulay pink ang Earlvale Park linggo ng umaga sa North York, Ontario. Matapos isagawa ng mga Pilipinong ito sa Canada ang pink caravan. Ito'y bilang suporta kina Vice President Leni Robredo at kanyang running mate na si Senator Kiko Pangilinan sa kanilang pagtakbo sa halalan 2022. Maasahan po siya and alam ko po siya makakatulong sa Pilipinas. Maihangon tayo sa kahirapan. Lalo na si Kiko Pangilinan na para sa magsisaka at mangingisda ang isinusulong ang mga agrikultura. To support us our President of the Philippines and Vice President of the Philippines. Yeah! Leni, Kiko! Inilunsad din ng caravan sa lima pang ibang malalaking lungsod sa Canada, sa Vancouver, Montreal, Edmonton, Winnipeg at Victoria. Ito'y matapos maglabas din ng suporta ang mga kababayan mula sa ibang bansa para sa tambalang Robredo-Pangilinan. Marami tayong supporters dito sa Toronto, mga tahimik lang, yung mga tinatawag na majority, silent majority. So I think it's about time to show up. Ipakita yung ating pagsuporta sa leadership ni Leni sa paraan ng pagsuot ng pink dahil ito ang bagong kulay ng pag-asa. Pero hindi lang pink ang suot ng iba pang mga kababayan abroad. Mayroon ding kulay pula, simbolo ng suporta para kay presidential candidate Bongbong Marcos. Hindi nagpapahuli ang ating mga kababayan sa Ibayong Dagat, ang ating mga OFW. Sa Pilipinas, Blue Wave Caravan naman mula sa mga volunteer groups para sa isa pang presidential candidate na si Manila Mayor Isko Moreno. Pero para sa mga Filipino-Canadians, mahalaga na maihayag ang kanilang opinyon sa magaganap na halalan sa Pilipinas. Alam mo yung attachment natin sa Pilipinas, andun pa din naman eh. Now, hindi lang natin siguro makontrol yung sarili natin na walang gawin. Na ano ba itong nangyayari sa Pilipinas? I think meron din tayong boses kahit tayo nasa abroad bilang OFW or Filipino-Canadians. May mga kamag-anak pa rin tayo sa Pilipinas na umaasa sa ating gobyerno. At syempre kung tayo namang mga narito sa ibang bansa, gusto nating magbakasyon, magbalikbayan, magtayo ng negosyo doon kung meron tayong negosyo, apektado rin tayo ng ating leader ng pamahalaan. Kaya let's give our support. At piliin natin ang nararapat na mamuno sa ating bansa for the next 6 years. Ang OMNI News Filipino ay isang news media na base dito sa Canada. Sa mga darating na araw, abangan dito sa OMNI Television ang paghahanda ng iba pang Filipino-Canadians na sinusuportahan ang iba pang mga kandidato. Mula dito sa Greater Toronto Area, ako si Teresa Redula para sa OMNI News.